And nabalitaan naman ninyo siguro yung pinaghahanap daw ng mga kapulisan at ng kasundaluhan itong dalawa na si Captain Dado at General Macanas. Although sa isang media hindi naman binanggit yung mga pangalan nila, pero merong isang media, I think UNTV ba yun o ano, doon ay na-flash yung channel ni General Macanas na General's Opinion, ano? Naka-flash doon na spreading of misinformation or fake news itong si General Macanas. Alam niyo, sa totoo lang, itong ginagawa ng dalawang ito ay ito po ay boses ng taong bayan na punong-puno na, no, ang salop. Puno na yung taong bayan, sawang-sawa na sila dito sa lantaran at halatadong ginagawa ng kaliwat kanan, ano, sa ahensya, mga ahensya ng gobyerno na pangungurap, injustice, mga ganon, dito sa maling foreign policy na ito. Ayan. At medyo puno na talaga ang taong bayan. So ngayon, yung ginagawa ng dalawa ay boses at merely pagtatanong naman po yung ginagawa nila. At nasa gobyerno na ito, nasagutin yung ginagawa, yung mga katanungan. Hindi po ito spreading of fake news or misinformation. Dahil ang kagustuhan ng taong bayan ay masagot yung mga katanungan. Ngayon, yung ginagawa nila na di umano ay pinaghahanap daw ng mga kapulisan, no? Ay alam na natin na ito ay nagseset na ng premise. Yung nagseset na sila ng premise na kung maalala ninyo yung ginawa nila kay Bantag at kay Tevez, kung saan sabi nila nung kay Bantag, nung una, maalala ninyo, sabi nila, merong mastermind dito at mas kilala or may nasa likod na mas nakakataas, ganito ganyan, na ito ay head ng ahensya o ano, hanggang sa pinangalanan na nga nila na ito na nga ay si Bantag. And the same thing doon din kay Tevez, kung saan nung nagset muna sila ng premise na merong isang kilala, malaking tao na gumawa nito, hanggang sa pinangalan ng si Tevez. So ganun din ang ginagawa nila dito ngayon kila Captain Dado, General Macanas, na nagsaset na sila ng premise na sasabihin nila itong mga retired na mga ganito na gano'n ng destabilisasyon. Tapos later on, pangangalanan nila na sila Captain Dado, General Macanas, and then maghahain na sila ng mga kaso at yun na nga, kumbaga babantagin at titivisin nila itong dalawa na ito, sila Captain Dado at si General Macanas, which is alam na natin itong mga ganitong galawan, sinusupil, pinipigil ang boses ng taong bayan. So ano yung implication nito? Kailangan na nating mag-action, ha? Not in a way na mag-aklas at mag-revolusyonaryo tayo sa gobyerno. Isa sa mga action na gagawin natin ay pumirma tayo dito sa manifesto na binuksan ni Captain Dado. Dahil kahit anong hearing, kung session na gagawin ng Senado at ng House dito, pag sila ay bumalik na sa session, kung makikita naman nila na ang boses ng taong bayan ay milyon-milyon, no, hindi lang 10,000 o ano, milyon-milyon, wala na. Ito ang boses ng taong bayan. Kahit anong pangaalipusta, kahit anong injustice, kahit anong akusa nila, nakita ninyo nangyari kay Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy, boses ng taong bayan yun. Kaya sila ay napakawalan. Kaya sila ay dininig naman, no? Dahil yon sa boses ng taong bayan. So yun ang reason kung bakit nagimbal din sila sa manifesto
doong mga PMAer at tayong taong bayan na nagsasalita because of that. So yun yung implication nun. Yun yung ibig sabihin nun na ang boses natin napaka malakas, may impluensya at makapangyarihan. So keep on going tayo dito sa manifesto. Unahin na natin sila. Huwag nating antayin na huwag natin silang hahayaan na kumbaga sa gera, no? Huwag natin silang hayaan na makapwesto na sila, naka-in-position na sila, tapos tayo pahina ng pahina dahil naka-position na sila eh. So ang gagawin natin, ipagpatuloy natin yung boses natin, maging makatotohanan at maging sincere tayo sa sinasabi natin, sa sinasabi nating support. Pag sinabi natin support natin Captain Dado, support natin yung bawat isa dyan, gawin natin, actionan natin, huwag yung hanggang ano lang tayo ganun. Tapos kasi sa aking pagkakausap kay Captain Dado, parang napanghihinaan siya ng loob dahil yung support na sinasabi natin medyo kulang pa. So sa mga vloggers, sa mga supporters, mag-ingay pa tayo, iparating pa natin yung manifesto, no? Magtulungan tayo dahil ang boses natin ay napaka, kasi itong ginagawa ng gobyerno na ito, sila-sila yan eh. Kinausap na yung spokesperson ng PNP, spokesperson ng AFP, ng DOJ, na ganito daw ganyan. Ano yan, paraan nila yan ng panunupil sa akin, sa atin, para matakot tayo at tumigil na tayo dito sa pinaggagawa at pinagsasabi natin na katiwalian ng gobyerno. So tuloy lang natin, huwag tayong panghinaan ng loob yung support natin, dagdagan pa natin, gawin nating intensity 10, no? Gawin nating 10 ang grado para tuloy-tuloy na at hindi nagwawagi itong ginagawa nilang, sabi nila destabilization daw yung ginagawa natin. Yung ginagawa nila talagang sila yung nagde-destabilize sa gobyerno natin. Sila yung sumisira sa mga pinangako nila sa atin. Sinisira nila yung bansa natin. Darating tayo, ano? Gaya din ito ng sabi ni Captain Dado, baka makaabot tayo sa 2028, kung saan wala na si BBM na ang pinakalas na president dahil iibahin na nila ang constitution natin, no? Charter change, iibahin na nila. Darating yung time na baka yung bansa natin ay magiging narco state na. At darating yung time na wala na, limas na lahat ng kaban ng bayan. Paano naman ang taong bayan?